Ay, ito, dikit mo dyan. Sa Facebook, ay sa YouTube eh. May kita dun. Ko yun. Wala ka ba niya? Wala pa? Yeah. Sticker? So yun mga kapos, amo, hello sa inyong lahat. Magandang araw po sa inyong lahat. So nagbabalik nga pala tayo. Meron kasi akong ginagawang motor doon sa labas. Ang problema kasi nun mga kapos, amo, ayaw mag-push start yung motor niya. So sabi nung customer natin, magpapalit na daw siya ng battery. Kaya check muna natin kung talagang palitin na yung battery niya. O baka kasi katulad to nung mga hinala ko na pumupunta dito na ayaw rin mag-push start. So ganito yung nangyayari kasi mga kapos, amo, kapag yung battery ay nakapwesto dun sa mismong footboard. So ito yung laging issue dito mga kaboss amo. So hindi lang naman sa mga GY6, sa mga motor namin na microbike, sa ibang motor pwede rin mangyari to. Kahit hindi nasa footboard yung battery, basta nababasa mga kaboss amo, ito yung pwede mangyari sa motor nyo. So ayaw mag push start. Ito, papakita ko sa inyo yung problema ng motor. Panoorin nyo to. So ito nga mga kaboss amo, nakita nyo naman po yung video, ayaw niya mag push start. Ang nangyayari lang, kumukura po yung kanyang dashboard. So ang gagawin po natin, i-check po natin yung battery niya mga kaboss amo. Titignan po natin kung ilan yung voltahe nito. So yung red ng ating test probe ilalagay po natin sa positive, tapos yung black sa negative. Kung mapapansin po natin mga kaboss amo, meron po siyang 13.7 na voltahe. So malakas po yan mga kaboss amo, kaya niya po magpa-start ng motor yung ganyang klaseng voltahe. Kaya po hindi po agad tayo magpapalit ng battery no mga kaboss amo, kasi ang sabi ng customer nito sira na daw yung battery niya, kaya daw papalitan na, kaya daw ayaw mag-push start. So ito nga mga kaboss amo, binaklas ko yung battery niya at ito na nga yung nakita natin. Tamang tama talaga sa hinala ko, nabasa po yung battery niya mga kaboss amo. Kaya ang nangyari, nagkaroon ng mga corrosion po yung kanyang battery, mga terminal. So ito naman din po mga kaboss amo, yung mga terminal din dito para sa battery natin. Lilihain po natin yan para matanggal po yung mga kalawang. Tapos yung sa battery naman mga kaboss amo, lalagyan po natin ng brake fluid mga kaboss amo. Tapos babrushin natin yan, steel brush, para po malinis natin yung mga terminal na ito. Kasi napaka-importante na ito mga kaboss amo. Kasi pag ito sobrang corrosion, may mga kalawang, may mga puti-puti. So hindi niya po natatransfer yung dapat na power dun sa ating starter. Kasi mga kaboss amo, malakas po kumonsumo ng power yung ating starter. Kaya kinikailangan nito ng talagang accurate na voltahe ng battery natin. So kapag may problema sa terminal, nababawasan din po kasi yung voltage nun. Kung 13 volts po siya, pagdating sa may starter, nababawasan na po yun mga kaboss amo, kaya ayaw mag push start. So yan, nalinis na natin yung mga terminal, tapos nabalik ko na rin. And so yan mga kaboss amo, tignan naman natin kung ilan na yung voltahe ng ating battery. So meron tayong 13.5 mga kaboss amo. So subukan na natin kung gagana na yung push start ng motor natin. Wala na ba? Hindi na, ayaw eh. Wala kasi. So ito kasi talagang sobrang ano niya na, corrosion niya. Yung mga puti-puti na yan. Wala, hindi na na-transfer yung ano yung kuryente. Kumbaga, stuck na siya dito. Hindi na siya dumadalo ipapunta doon. Kala ko, relay na eh. Hindi, yung pagkakalag ko lang talaga. Ayan. Okay na. Tingin natin pag nakapreno. Kasi pag nakapreno yan, nababawasan yung kuryente. Buti na, i-start naman. Sabi na. Ayos na. Pero mas okay pa rin kung ano, balitan mo yung fuse. So yun na nga mga kaboss amo, okay na po yung motor. Kung nakita nyo naman po sa video, nag push start na po siya. So gumana na. Tuwa nga yung customer kasi hindi na siya bibili ng battery.
Tsaka hindi na rin siya magpapalit ng starter relay. Kasi plano ko dito, baka nasira yung starter relay niya. So goods naman, corrosion lang talaga dun sa mga kabitan ng battery natin, sa positive tsaka sa negative. So nagkaroon na siya ng mga corrosion, umido. So minsan pagkalawang, meron din mga kabos amo, hindi rin ta-transfer yung tamang voltahe papunta dun sa starter natin or sa starter relay natin. Kaya ang tendency, mga kabos amo, kukurap lang yung ating dashboard. So dun yung makikita yun, minsan pag push start nyo, parang kumukurap lang siya, hindi siya nag-i-start. So isa yun sa mga indikasyon na yung terminal ng battery natin may mga corrosion na. Ito, dikit mo dyan. Sa Facebook, ay sa YouTube ko yun. May kita dun. Ko yun. Meron ka ba niya? Wala pa? Yeah. Sticker? Wala pa. Dikit mo. Sa visor. Pag-iisip mo, ito ako dito. Eh, sa akin dito yun. Yeah, maganda na tignan kasi may sticker eh. Oo. Maganda yan. Plain lang. Tatlo na yung sticker ko. Meron ka ba? Binigyan na ba kita niyan? Hindi pa. Balik tatlong